Bed liner. Oh, and you know what? One thing, just to caution, I know you've been riding for a while, but these, the tires are a little harder. They're not as much of a sport tire. Yeah, I know. Yeah, okay. So you get used to having the real good sporty tires, and then you feel they'll slip like in when you talk about canyons. Yeah, so I know. Always get used, you know. Well, thanks for reminding me. Yeah, and of course, new tires, yeah. Because on Sunday, I'm planning to bring this bike on the canyons. Hopefully the weather breaks for you. Yeah. Oh, it's raining now. I know. Yeah. It's getting... All right, all set. Unang-una, kailangan nating lumaya sa mga banyaga. Kailangan nating tumayo sa ating mga sariling paa. Kailangan nating i-kick out ang mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Lingid sa kalaman ng karamihan ng ating gobyerno, ekonomiya at social systems ay kontrolado ng bansang Amerika. Kailangan natin ng isang leader na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa at sa kanyang kababayan. Kailangan natin ng isang leader na may pagmamahal sa nasyonalismo. Kailangan natin ng isang leader na hindi willing maging isang puppet ng isang imperialistang bansa na kagaya ng Amerika. Kailangan natin ng isang leader na hindi nabibili ng mga mamumuhunang banyaga. Kailangan natin ng isang leader na kayang lumaban sa social injustice at inequality na bumabalot sa bulok na sistema sa ating lipunan. Ang pinakamalaking hakbang na dapat nating gawin ay ang pag-nationalize ng mga higanting pribadong kumpanya sa ating bansa. Hayaan natin na ang gobyerno ang mamahala sa mga higanting kumpanya na ito para sa ikabubuti ng lahat at hindi ng iilan lamang. Kinakailangan nating magbigay prioridad sa edukasyon. Inyong pakatandaan. Edukasyon ang susi laban sa kahirapan. Kailangan natin magdagdag ng libu-libong teachers para magturo sa ating lahat ng sapat na kaalaman. Kailangan natin magbigay prioridad sa edukasyon
para sa ikabubuti ng ating bansa. Kailangan natin magdagdag ng academic curriculum na magbibigay kaalaman sa mga kabataan at sa ating lahat kung gaano kayaman ang ating inambayan sa sining at kultura. Kailangan din nating magbigay prioridad sa kasaysayan o sa history ng ating bayan dahil inyong pakatandaan, history is one of the answers for ignorance. Universal healthcare. Yes, kailangan natin ng universal healthcare sa ating bayan. Kailangan natin ng libre at sapat na tulong pang medikal para sa lahat at hindi lamang para sa iilan na may mga pera. Walang kaso kung ikaw ay mayaman, middle class, o mahirap. Kailangan natin ng sapat na tulong pang medikal para sa lahat. Kagaya ng aking nabanggit kani-kanina lamang, kailangan nating tumayo sa ating mga sariling paa. Kung sino man ang nagsasabi na hindi natin kayang tumayo sa ating mga sariling paa at kailangan nating dumepende o umasa sa mga dayuhan ay isang inutil. Dahil ang totoo, ang ating bansa ay napakayaman sa natural resources. Ang nakakalungkot lamang isipin ay ang natural resources ng ating bansa ay ine-exploit at pinakikinabangan ng mga dayuhan. Yes, nakakalungkot isipin na ang nakikinabang sa natural resources ng ating inang bayan ay hindi tayong mga Pilipino kundi ang mga dayuhan. Kinakailangan nating magbigay prioridad at kinakailangan nating pagyamanin at palaguin ang ating sariling agrikultura at industriya. Kinakailangan nating yapusin, mahalin at palaguin ang ating mga sariling produkto sa lokal at pangdaigdigang merkado. At hindi lamang yan, kinakailangan din nating mahalin at ipagmalaki ang ating sariling sining at kultura. At syempre, kailangan nating labanan at sugpuin ang korupsyon sa ating inambayan. Ang unang-una dapat nating gawin ay buwagin ang pork barrel. Pork barrel. Lingid sa kaalaman ng karamihan na ang pork barrel ay ang numero unong source ng korupsyon sa ating bansa. Ano bang ginagawa ng mga kongresista sa ating bansa? Ano bang ginagawa ng mga kongresista sa kongreso? Wala namang ginagawa ang mga yan kundi patabain ang kanilang mga puwit, ang kanilang mga tiyan, at ang kanilang mga bulsa. Kung ako lamang ang masusunod ay aking bubuwagin ang buong kongreso at pati na rin ang senado. Mga kababayan, hindi natin kailangan ng kongreso at senado sa ating bansa. Hindi natin kailangan ng mga kongresista at mga senador. Ano ba ang ginagawa ng mga senador sa ating bansa? Ano pa nga ba? Kundi ang magpayaman. Patabay ng kanilang mga puwit, ang kanilang mga tiyan, at ang kanilang mga bulsa gamit ang kaban ng bayan. Mga kababayan, inyong pakatandaan na kaya nating umahon sa kahirapan. Oo, tama. Tayong lahat, kaya nating umahon sa kahirapan kung tayo ay magkakaisa at magkakaroon ng sapat na kaalaman kung paano sugpuin ito.